Hello mga kanegosyo, magandang araw sa inyong lahat and samahan nyo nga ako sa araw na to sa pagbisita natin dito sa SM Tugigaraw para tingnan yung ongoing project natin. So ngayon nagsimula tayo, nagbus lang tayo papunta sa Manila, so hindi na tayo magdadala ng sasakyan. And dumating na nga yung grab natin papuntang airport. So sasakay na tayo. And yan, inihatid ako ng tatay pagkakarga ng gamit. And going to airport, medyo na traffic ng konti. And even dun sa departure area, medyo mahirap ding bumaba. Pero nakakita naman tayo ng spot para makababa tayo. So binaba na ni kuya yung ating gamit. Papasok na nga tayo dito sa airport. So ipapacheck lang natin yung ating ticket dito kay kuya para makapasok tayo. So nag-online check-in na rin pala ako para iwas tayo na mahuli dun sa boarding. So hawak ko na din yung boarding pass ko. So hindi ko na kailangan dumaan dito sa napakahabang pila. So ang payo ko sa inyo, kung mag-travel kayo at wala naman kayong check-in baggage, mag-check-in na kayo online para hindi na kayo magtagal ng pagpila kasi ubus oras din yan. So dito, chinecheck na nga yung boarding pass and dadaan na yung gamit natin dito sa metal detector nila. So nilalagay natin yung ating maleta and nakapasok na nga tayo dito sa boarding natin. So dito, kung meron pa kayong mga gustong bilhin na mga pasalubong sa mga pupuntahan nyo, maraming tindahan dito sa loob ng airport. So nag-check-in tayo online, pero hindi pa ipapakita doon yung ating boarding gate. So hihintayin natin dito sa kanilang karatula and sa 133B yung check-in natin papuntang Tugigaraw. So nandito may mga tindahan din ng mga pasalubong and marami din ditong kainan and mga tindahan ng relo, mga salamin kung gusto nyong bumili. May mga tindahan din dito ng mga damit. Kung kulang kayo sa damit, papunta sa inyong pupuntahan. And meron din na rin pala sila ditong National Bookstore. Okay? So, dito meron din mga kainan. So, bago tayo pumunta sa gate natin, bili muna tayo ng mami merienda natin. So, bumili muna ako ng waffle tsaka chocolate the drink para meron tayong makakain habang naghihintay tayo ng ating boarding. Okay? So, naglakad na rin tayo papunta doon sa ating gate. So, bababa muna tayo dito sa escalator para maghintay nung ating flight papuntang Tugigaraw. So, ngayon nga nagbo-board na papuntang Tugigaraw and nakapila na rin ako papunta sa ating gate para makasakay tayo dun sa bus papunta doon sa ating eroplano. Okay, so nandito na nga tayo sa bus natin and yan, bumaba na tayo sa bus natin. And aakyat na tayo dito sa eroplano. So yan yung sasakyan natin ngayong araw na to. Okay, so yan, nakapasok na nga tayo dito sa ating eroplano. And nakaupo rin tayo. So nakipagpalit pa yung isang nanay dahil daw yung apo niya is aalagaan niya. Nagre-ready na nga paglipad itong ating eroplano. And may biyahe naman papuntang Tugigaraw na bus, but mas napili natin na mag-eroplano na para makatipid tayo sa oras. Okay, so yung bus kasi tumatagal ng mga 10 hours yung biyahe, but ito 1 hour lang, nandun na kaagad tayo. Okay, so tayo kasi sa mga nagbi-business, syempre paglaki ng responsibility natin, mas dumadami din yung kailangan nating gawin and mas kailangan nating makatipid minsan sa oras. Ang isa pang gustong-gusto ko kapag lumilipad ako is yung view. Dito mo talaga marirealize na napakaliit lang pala ng problema natin compared doon sa laki ng mundo na ginawa ng Diyos. So talagang nabibigyan mo ng magandang perspective ang buhay. And ngayon nga, palapag na tayo dito sa airport ng Tugigaraw. Tumagal lang ng isang oras yung biyahe natin compared sa 10 hours na pagbabas. Okay, so ang Tugigaraw is nasa region 2. And talagang dito sa lugar na to, isa sa pinakamaiinit na lugar dito sa Pilipinas. So bababa na nga tayo dito sa ating eroplano and maghahanap naman tayo ng masasakyan papunta dun sa SM. Naglalakad na nga tayo palabas dito sa airport.
And syempre, may mga security din na dadaanan. And ngayon, palabas na tayo dito para maghanap ng sasakyan natin. So lumabas ako mismo dun sa compound ng airport and nakakita naman ako ng mga taxi drivers dito sa area na to. Okay, so sumakay na tayo and on the way na tayo dito sa SM. Ang SM na to, ang pinakamalaking SM dito sa Region 2 and ka-o-open niya lang last November 18. 2022. Okay, so bagong-bago pa lang tong SM na to, pero napakadami na ng mga restaurants and mga shops na nakatayo dito. Kung titingnan nyo, napaka-elegant ng feel dito sa SM na to. Talagang medyo high-end yung pagkakagawa. Naglakad-lakad na rin ako para maipakita sa inyo yung mga meron dito sa SM. So nandito tayo ngayon sa food court. So ito yung mga kainan na makakainan nyo dito sa food court nila. Meron din ditong Turks. And banda rito sa food court na to is yung ating restaurant na itinatayo. So katapat lang siya nitong EO na to. Yan, yung part na yan sa katabi ng Kurimi na cafe. So ito na nga siya. And malapit din siya doon sa cinema, EO and Watson. So sa banda ron yung cinema and Miniso. So, katapat lang yan ang mga shops na yan. Okay, so, hindi pa tayo makakapasok kasi sarado pa siya. Mamayang gabi tayo babalik. Kita nyo naman, napakahaba talaga nitong SM na to. Isa sa pinakamahabang SM na nakita ko. Bago tayo bumalik dun sa ating construction area, mag-check-in muna tayo dito sa ating hotel na malapit dito sa SM. So, nag-check-in lang ako. And napakaganda ng hotel na to, napaka-cozy and maganda yung kwarto rin niya. Okay, so mag-check-in muna tayo. Okay? And lunch time na rin, so nagpunta ulit ako sa SM para kumain muna dito sa Botejo. So ito isa sa pinaka-favorite kong ramen shop and nag-order na rin ako ng takoyaki. Okay, so kain muna ako guys. So, gumabi na nga and pwede na tayong bumalik ulit dito sa SM. Okay, so i-check na talaga natin yung ating area kung saan tayo gumagawa. Okay, so nandito yung mga tao natin na nagko-construct dito. So, nandyan yung ating cove light and gumagawa rin sila ng mga cabinets and mga upuan para dun sa ating restaurant. So, itong area na to is yung kitchen na iwa-waterproofing and coring pa natin. Nag-i-start na rin sila ng ating wall tiles na may kabit. Chine-check lang natin yung quality ng gawa nila. Kinausap na rin natin yung engineer na nag-asikaso dito. And tinitingnan natin ngayon kung tama yung ating mga specification and also kung sakto pa tayo dun sa progress report. So maganda naman kasi positive yung ating progress ngayon. Kinausap din natin yung ating foreman and yung ating mga skilled worker para ma-make sure na tama yung mga ginagawa nila. Okay, so tapos na tayo sa naging inspection natin and kinabukasan nga nag-breakfast na tayo and nagre-ready na tayo papunta ulit sa airport, pauwi na ulit dito sa Manila. So isinakay na ni Kuya yung ating bagahe and start na tayong mag-travel papunta ulit sa airport. So dito sa Tuguegarao napakaraming malls, mayroong Robinson, may City Mall, may Centro Mall. Talagang napakarami din daw talaga ng tao dito. Okay, so kaya maganda yung business dito. Isa to sa sentro dito sa Region 2. Okay, so dumating na nga tayo sa airport and maghihintay na ulit tayo ng boarding pabalik naman sa Manila. Okay, so pumasok na tayo dito sa eroplano. Nakaupo na rin tayo. And lumipad na nga tayo pabalik ulit sa Manila. Isa sa mga perks ng pagiging negosyante is napakarami mo talagang lugar na mapupuntahan. At napakarami mong taong makikilala. And dyan po nagtatapos yung ating pagbisita dito sa project dito sa SM Tuguegarao. Kita-kita po tayo sa susunod na video. Salamat mga kanegosyo!